Ang ating online program ay magsisimula sa loob ng ilang minuto. Ang ating online program ay magsisimula sa loob ng ilang minuto. Ang ating online program ay magsisimula sa loob ng ilang minuto. Ang ating online program ay magsisimula sa loob ng ilang minuto. Ang ating online program ay magsisimula sa loob ng ilang minuto.
Rizal Park, Luneta. Isa itong mohon, isang bantayog, isang landmark. Mga kaibigan, mayaman man o mahirap, taga-probinsya man o taga-Maynila, Pilipino o dayuhan, dito pumupunta upang mamasyal, magsaya, magpalakas, magdiwa. Ito po ang pinaka-importanteng parke sa kasaysayan ng bansa. At sa maraming pagkakataon, dito tayo nagkaroon ng kabayanihan, trahedya, pagkilos, pagdiriwang, at pagsasaya bilang isang bansa. Ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas. Pero ang Rizal Park Luneta ang puso ng Republika. Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Samahan niyo po ako sa Rizal Park Luneta Walking Tour. Pagbati. Magandang araw! Welcome sa Parkumentary Special Episode featuring Paco Park in celebration of the 200 years of Paco Park. Halika at balikan natin ang mayamang kasaysayan ng Paco Park. Ako si Wensley Reyes, ang iyong historian guide, at samahan niyo po ako para sa virtual historical tour na ito. Tara na! Ang proyektong ito ay handog sa inyo ng National Parks Development Committee at ng Department of Tourism. Bago natin simulan ng ating programa, mayroon lamang kaming kaunting paalala para sa mga manonood. Una, ang ating online program ay mapapanood ng live sa ating Facebook page sa facebook.com/npdc.ph. Magiging available ito on demand pagkatapos ng ating live discussion. Hinihikayat po namin ang lahat na i-share ang webinar na ito sa kanilang mga kaibigan sa social media. Ikalawa, nais naming marinig ang inyong mga komento at makita ang inyong mga reaksyon sa live discussion. Para sa Zoom participants, kung kayo ay may mga tanong para sa ating speaker, maaari ninyo itong iparating sa amin sa pamamagitan ng Q&A button na matatagpuan sa ibabang bahagi ng inyong screen. Para naman sa ating mga viewers sa Facebook, maaari ninyong i-comment ang inyong mga katanungan sa live video na ito.
Sisikapin naming masagot ang lahat ng inyong katanungan sa nakatakdang oras. Panghuli, ang mga makakakompleto lamang sa pagsagot ng ating online survey form ang makakatanggap ng copy ng kanilang digital certificate. Kaya abangan po ninyo sa chat box at comment section ang online survey link na aming ipopost. Paki-review po ang inyong entry details, lalo na ang inyong pangalan, bago i-click ang submit button. Dahil ito po ang aming ilalagay sa inyong digital certificate. Iyon lamang po ang ilang mga paalala. All right, here we go once again. Magandang hapon sa inyong lahat and welcome sa ating 53rd webisode ng Park Conversation na pinamagatang Shrines, Landmarks, and Monuments as Present Day Links to Our Rich History. Once again, ako po si Bright Brioso, ang inyong host para sa ating Park Conversation ngayong hapon. Ang special webisode na ito ay handog sa inyo ng National Parks Development Committee at ng Department of Tourism, kaugnay ng ating pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan under Proclamation No. 339 since 2011. The month of August is declared as the History Month. During this celebration, we recognize the richness and diversity of our nation's history. To emphasize the significant turning points in Philippine history, we are holding a special Park Conversation webisode titled Shrines, Landmarks, and Monuments as Present-Day Links to Our Rich History. Kaya naman karangalan kong ipakilala ang ating guest speaker para sa hapong ito, si Ginoong Danilo A. Lumabas. Mr. Lumabas is an educator from Felipe G. Calderon Integrated School since 2011. He is also a private school teacher for 5 years in 2 private schools before going to public school. He is a graduate of MA Educational Management from UP Manila and a cum laude BSE History graduate from PNU Manila. He was also awarded Outstanding Teacher in Social Science, Luminary Excellence in Education and Research Award 2022. Awarded 3rd place in the Search for Outstanding Educator of Manila Social Studies in 2018. And awarded 1st Best Gold Award in the 1st Manila Intellectual Property, Innovation and Business Incubation Expo 2021. Social Innovation category for local history. He is the Vice President of the Manila Public Secondary Social Studies Teachers Association and a member of the Philippine Historical Association or PHA. Further, he is a paper presenter in international and national conferences on history and education. Research papers presented in the International Conference on Historical and Cultural Cooperation, Southeast Asia and Philippine Historical Association on Local and Ecclesiastical History, and has written numerous articles on local and ecclesiastical history in different publications. Bigatin ang ating guest speaker for today. So, dear participants, let us all welcome our guest speaker this afternoon, Mr. Danilo A. Lumabas. All right, the virtual floor is yours, sir. Yan. Isang magandang hapon po sa lahat, National Parks Development Authority. Thank you, sir, Sir Bright, for that very, very gracious introduction. I am Mr. Danilo A. Lumabas from Felipe G. Calderon Integrated School, High School in Manila. And ako po'y nagpapasalamat sa National Parks Development Authority sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob sa atin upang makapagbahagi ng ilang mga bagay tungkol sa mga napapanahong paksa ngayong ipinagdiriwang natin ang Buwan ng Kasaysayan. So ako po'y humihingi po ng permiso para po makapag-share ng aking PowerPoint.
So gaya ng aking sinabi, ang ating magiging talakayan ngayon ay isa sa mga magiging mahalagang paksa na tinatalakay ngayong pinagdiriwang natin ang buwan ng kasaysayan, kung saan ay binibigyan natin ng halaga, particularly yung mga nagdaang bagay sa atin, sa ating kasaysayan, at mas importante kung ano o yung mga ibang mga naiwan sa atin na ilang mga palatandaan at ilang mga bagay na nangyari sa nakaraan na ngayon ay kasalukuyan nating nakikita at natatamasa natin sa kasalukuyang panahon. Actually, itong naging paksa na ito tungkol sa kahalagahan ng mga pambansang palatandang pangkasaysayan, mga monumento at iba pang mga bantayog ay minsan na namin napag-usapan nung ako ay nakapagsagawa na ng isang Facebook Live. Para po sa kaalaman ng lahat ay nagsasagawa tayo ng Facebook Live sa aking Facebook page tungkol sa ilang mga issue at paksa tungkol sa kasaysayan at kultura. At minsan na natatalakay na namin ito ng ating mga kasama at mga mabubuting kaibigan na sina Sir Yuki Agbayani tsaka sina Sir Michael Angelo Tabuyan na minsan nang naging resource speaker dito sa National Parks Development Committee. So may mga pakakataon na may mga mababanggit ako ditong ilang mga paksa, ilang mga termino na actually ay natalakay na namin dito sa isinagawa naming Facebook Live isang taon na nakalilipas. So napapanahon itong paksa natin tungkol sa pag-alam natin sa mga landmarks, historical landmarks, shrines at ilang pang mga mahalagang monumentong pangkasaysayan ngayon. At gusto kong tignan ninyo ngayon itong nakikita nating larawan dito sa inyong monitor. So, ito ay isang monumento, isang bantayog na makikita natin somewhere sa May Tondo. I suppose sa mga, especially mga kasama natin dito from Tondo, Manila, familiar tayo dito sa lugar na ito. Lalo na kapag tayo nagagawi sa bahagi ng simbahan ng Tondo, konting lakad lang natin mula doon sa plaza ni Amado V. Hernandez, ay makikita na natin itong monumentong ito. Pero sa kasamaang palad, nung minsang nakapagtanong-tanong tayo sa ilang mga estudyante mula doon sa ilang mga kalapit na eskwelahan dito sa bahaging ito ng Tondo, lalo na dito sa nakapalibot dito sa plaza at monumento na ito, hindi sila familiar dito sa lugar na ito. Alam nila, natatambayan nila, minsan na pagkikitaan nagiging converging point ng mga estudyante, minsan dito sila nagtatagpo kapag meron silang gagawin. Nakalulungkot na may mga ilang mga estudyante mula sa bahaging ito ng Tondo ang hindi familiar dito sa spot na ito, dito sa lugar na ito, at kung ano yung napakahalagang ginampanan nitong lugar na ito sa isang bahagi ng kasaysayan natin. Much more siguro dito. Kung nakikita nyo siguro, ito kung especially kung nadadaan tayo sa bahaging ito ng Recto sa Maynila, ito yung halos malapit na sa panulukan ng Recto Avenue at saka ng Rizal Avenue. Actually, nasa bahagi na ito ng Rizal Avenue . At kung sisipatin nating maigi, may marker dito sa bahaging ito na unfortunately, natutuluan na ng tubig. Talagang napabayaan talaga siya ng gusto. Nung tinignan ko nga to one time, ay talagang hindi to pinapansin ng mga tao. And upon reading, ay nabasa ko dito na itong lugar na ito at itong mismong spot na ito ay may malaking bahagi at meron itong kinalaman doon sa mismong paaralan kung saan ipinangalan ng isang bayani natin, which is si Felipe G. Calderon. Itong mga historical sites na ito at itong mga lugar na ito sa iba't ibang bahagi ng Maynila at sa labas ng Maynila ang siyang magiging paksa natin ngayon kung saan ay patutungkulan natin ang shrines, landmarks, and monuments as present-day links to a rich history. So, sa lahat ng mga pag-uusap na ito na ginagawa natin,
importante na maintindihan muna natin ang kahalagahan nitong mga sites na ito, nitong mga historical sites na ito, lalo na sa usapin ng pamana. Alam natin, ito, one time nakita ko nga ito na naging isang diskusyon sa isang Facebook page. Pero hindi natin mapapasubalian ang mahigpit na ugnayan ng kasaysayan at ng pamana. Pag sinabi kasi nating pamana, ito yung mga bagay na siyang pinapasa natin sa susunod na henerasyon. Heritage refers actually to the totality of cultural property preserved, number one, and developed through time, and number two, passed on to posterity. So ito yung mga bagay na likha ng tao na alam natin pinangangalagaan natin at pinakamahalaga ay pinapasa natin. Maaaring siguro sa pamilya natin, merong halaga sa atin ang isang alahas, ang isang libro, o ang isang santo. Nagkakahalaga itong mga bagay na ito, itong alahas na ito, itong pamanang alahas, pamanang libro, pamanang santo. Kasi merong nakaakibat dito na kwento sa atin, sa ating pamilya. Ngayon, kung titingnan natin ngayon yung mas malaking scope nito, either titingnan natin to sa lokal o sa isang pambansang pananaw, nagkakahalaga ang isang bagay na maaari nating maipasa sa susunod na henerasyon. Halimbawa, ang isang simbahan o ang isang matandang gusali o ang isang pamanang bahay o heritage house. Nagkakahalaga ang mga bagay na ito, itong mga structures na ito, kasi mayroong kwento na nakapaikot at nakapaloob dito sa mga bagay na ito. So, nagkakahalaga ang isang pamana kapag alam natin mismo yung kwento o yung kasaysayan na nakapalibot dito sa mga bagay na ito. At ito, dito na ngayon nagkakaroon ng halaga ang isang pamana o heritage. Ngayon, dito sa pag-aaral natin sa heritage o sa pamana, magandang tutukan natin o tingnan natin in detail yung ilan sa mga heritage structures na ito na kadalasang mayroong kaakibat na kwento sa atin at kadalasang ito yung mga alam natin ng mga historical sites. Ngayon ay magandang paliwanag muna natin at bigyan natin ng definition itong mga uri ng mga alam natin na sinasabi nating mga historical sites. Lahat ng aking mga mababanggit dito ngayon, especially ang tungkol sa cultural national cultural treasure, national historical landmarks, itong mga definition na ito ay nakabatay dito sa dalawang paliwanag na ito. Una, ang Republic Act number 10066 o ang National Cultural Heritage Act of 2009 at ang mismong guidelines ng National Historical Commission of the Philippines, guidelines nila on the identification and preservation of any historic sites and structures. Mamaya paliwanag natin yung isa-isa. Ngayon, unahin natin yung paliwanag ng Republic Act number 10066 ukol sa iba't ibang uri ng mga cultural properties. So, according to National Heritage Act of 2009, cultural properties refer to all products of human creativity by which a person and a nation reveal its identity, including churches, mosques and other places of worship, schools and natural history, specimens and sites, whether public or privately owned, ito binibigyan dito na linaw, either public or privately owned, movable or immovable, tangible or intangible. Magandang paliwanag natin to. Una muna, mayroong klase, iba't ibang klase ng mga cultural properties, depende sa category nito. When we say movable and immovable, ito yung mga klase ng cultural properties. One, movable, ito yung madaling dalhin. Ito yung alam nating i-transport o ilipat sa ibang lugar. Either it's a painting, or it's an artifact, o isang archaeological object na nakukay sa ilalim ng lupa. Movable, yung alam natin. When we say immovable, ito naman yung mga hindi natitinag. Halimbawa, heritage house o bahay, simbahan, isang lumang gusali. Of course, medyo may effort. Alam na may effort na pagkakalas dito upang mailipat sa isang lugar. So, considered sila na immovable.
When we say naman na tangible and intangible, ito naman yung klase ng heritage, cultural properties, depende sa kung ito ay nakikita natin o nasasalat natin. When we say tangible, tayo tumutukoy doon sa mga bagay o mga cultural properties na perceivable ng senses natin, nasasalat natin, nakikita natin, like the paintings, nahahawakan natin, like the sculptures, o nalalasahan natin, kasama dito yung pagkain, perceivable by the senses. When we say naman intangible, cultural property, ito naman yung hindi perceivable na senses natin, pero bahagi na ng kamalayan natin bilang pagka-Pilipino. Dito papasok yung tradisyon, kaugalian, wika, kasaysayan, dito yung papasok. So either ito man ay movable or immovable, tangible or intangible, basta ito ay mayroong pagpapakilala ng isang bahagi ng pagka-Pilipino natin o meron itong mahalagang dinampanan sa ating kasaysayan, may kukonsider natin ito bilang cultural property. Maging ito man ay painting o isang malaking gusali man ito. Ngayon, kapag ang isang bagay o ang isang cultural property ay nagpakita o nagpamalas ng isang natatangi o extraordinary na kontribusyon either sa kultura, pangkasaysayan, o pangsining man ito, maaaring itong i-consider bilang important cultural properties. Ayon sa National Cultural Heritage Act of 2009, important cultural properties refer to any cultural property that has or that have exceptional cultural, artistic, or historical significance to the Philippines. At ang nagdedetermine nito ay mga relevant cultural agencies. Particularly, according pa dito ay National Historical Institute, now ay ang National Historical Commission of the Philippines and the National Museum or the National Museum of the Philippines today. And ngayon, dahil may bago ng charter ang NCCA, ang NCCA na ngayon na nagde-declare itong mga mahalagang bagay na ito. And then, aside sa tinatawag nating mga important cultural properties, meron tayong mga tinatawag na mga NCTs or National Cultural Treasure. When we say National Cultural Treasure or pambansang yamang pangkalinangan, it refers to any unique cultural property found locally that possess outstanding historical, cultural, artistic, and or scientific value which is highly significant and important to the country and nation. So ito yung ang isang bagay, either man ito ay isang, sabi nga natin, isang eskultura, isang painting, isang archaeological discovery, o isang gusali, na hindi lamang siya na nagpapakita lamang ng isang bahagi ng pagka-Pilipino natin, kundi pinapakilala nitong object na ito o nitong gusali na ito ang mismong pagka-Pilipino natin, o kumbaga minamanifest nito yung pinakamahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Ito ay kinukonsider bilang National Cultural Treasure or NCTs, at ito ay dinideclare din especially ng mga relevant agencies natin like the National Historical Commission of the Philippines and the National Museum of the Philippines. And today, ito ngayon ay dinideclare na, pinapakilala na ng NCCA or the National Commission for Culture and the Arts. Of course, dito sa pag-uusap natin, either ito man ay important cultural property or national cultural treasure, magandang i-detalye natin ngayon dito yung mga important cultural properties and NCTs na mga gusali in nature, o yung mga structures na nagpapakilala sa isang mahalagang bahagi ng kasaysayan natin. Mula pa rin dito sa National Cultural Heritage Act ay pinag-inisa-isa yung mga iba't ibang klase nito mga heritage structures na ito. Pwede natin itong i-consider bilang national historical landmarks, historical shrines, or historical monuments. According dito, when we say historical landmarks, tandaan natin na mayroong national historical landmark at mayroong local
na historical landmark. When we say historical landmarks, it refers to sites or structures, pwedeng lugar, pwedeng gusali, that are associated with events or achievements related to Philippine history. At ang nagde-declare nito o nagpapasya nito is of course the NHI or the NHCP ngayon. So makikita natin ngayon dito, halimbawa yung ilan sa mga kilalang historical landmarks na markado na ng NHCP. Katulad ng Baraswain Church ng Malolos, Bulacan. Alam natin kung ano yung nagmahalagang ginampanan ng simbahan ng Our Lady of Mount Carmel ng Baraswain sa Malolos sa pagbuo ng unang kongreso sa Pilipinas, which is the Malolos Congress. At dito, maraming mga mahalagang pangyayari ang naganap. Of course, isa din sa mga kinikilala din natin na historical landmark ay ang Malacañang Palace, kung saan alam natin dito nananahan ang marami sa mga at dito nagpa-function ang pangulo ng Pilipinas sa kasalukuyan. So ito yung ilan sa mga halimbawa ng mga historical landmarks. Ngayon, when we say naman na historical shrines, according sa National Cultural Heritage Act, it refer to any historical sites or structures hallowed or revered for their history or association to a certain part of our Philippine history. May binigay ako ditong dalawang halimbawa. Una, ay ito kilala to, lalo na sa mga nag-field trip sa bahagi ng Cavite. Ang Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Alam natin kung ano yung mahalagang ginampanan ng bahay na ito ni Emilio Aguinaldo. Lalo na noong dito sa lugar na ito ginanap ang proklamasyon ng kasarinlan ng ating bansa. Kaya kumbaga ine-enshrine dito yung pagmamahal natin sa kalayaan, pagmamahal natin sa kasarinlan dito sa bahay na ito. And of course, hindi literally and figuratively kasi dito sa Aguinaldo Shrine na ito nakalibing ang mga remains ni Emilio Aguinaldo. Now, the other one is yung pinaglabanan shrine sa San Juan. Ito na pag-usapan namin to ni na Sir Yuki at saka ni na Sir Mike Tabuyan doon sa ginawa nating Facebook Live. Itong pinaglabanan shrine ay actually hindi siya talaga nakasituate doon sa lugar kung saan mismo nangyari yung labanan. Sa pagitan ng mga Pilipino. At ng mga Espanyol. Kung familiar tayo doon sa bahagi ng pinaglabanan, meron tayo doon nakitang isang yung structure nung yung monumento ng babae na may karay na dalawang bata. Doon sa panulukan ngayon, doon dati ginagawa ang mga seremonya kapag inaalala yung naganap na ito sa bahagi ng kasaysayan natin. Kaya lang kasi ang ginawa, humanap ngayon ng isang magandang lugar, isang mas malaking lugar kung saan pwedeng pagganapan yung mga ilang mga programa at palatuntunan ukol sa pagsariwa natin sa naganap na labanan sa pinaglabanan sa San Juan. So minarapat nila na itayo yung pinaglabanan shrine sa El Deposito de Aguas dito sa bahaging ito ng San Juan. So ina-enshrine dito yung valor, yung kagitingan ng mga Pilipino noon upang lumaban sa mga Espanyol. Another one is yung Mount Samat Shrine. So ina-enshrine doon sa malaking krus na yon yung kagitingan ng mga Pilipino sa paglaban nila sa mga mananakop na Hapones. Those are the historical shrines. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na mga historical monuments. Either national or local. Mamaya mababanggit natin to. So when we say historical monuments or monuments itself or memorials, it refer to structures that honor illustrious persons or commemorate events of historical value. At ang nagdi-declare nito kung ito man ay highly significant is of course the relevant agencies like the National Historical Commission of the Philippines. Of course, familiar na tayo dito sa dalawang monumento na ito, yung Rizal Park at ang Bonifacio Monument na ito. And itong dalawang monumento na ito ay inikilala natin bilang mga national monuments. So itong monumento na ito ni Rizal
sa Luneta ay ang kinikilala nating National Monument ni Dr. Jose Rizal. It means to say, sa lahat-lahat ng mga monumento na nakakalat sa iba't ibang bayan at lalawigan sa Pilipinas, ang monumento na ito ni Rizal ang pinakapangunahin. Dito nagsasagawa ng pag-aalay at commemoration sa alaala ni Dr. Jose Rizal. Of course, nandito ang Bonifacio Monument na kinikilala natin ngayon bilang National Monument ni Andres Bonifacio. And dapat aware tayo dito sa yung especially yung status ng mga iba't ibang mga historical monuments na ito. Sabi nga natin, pag pinag-uusapan natin ay monumento, hindi naman ito sa ganda o rangya o laki ng lugar. Ang mahalaga, ito'y kinikilala nationally, inaalay ng Bulaklak. Dito ginagawa yung ilan sa mga mahalagang palatuntunan patungkol sa bayaning iyon. For example, katulad nung napag-usapan namin noon last time, kung kayo ay familiar doon sa isang estatwa ni Juan Luna doon sa may round table sa Intramuros, yun ang National Monument ni Antonio Luna. I myself, nagulat nga din na pag-usapan nga at nabanggit yun doon sa naging talakayan namin. So, pinapaalala sa atin itong mga monumento na ito, yung kahalagahan itong mga bayaning ito at mga shapers ng yung tagahubog ng ating pagkabansa at kung ano yung mga naging kontribusyon nila sa ating mismong kasaysayan. So, ito yung ilan sa mga halimbawa ng mga historical sites na ito. Maging ito man ay shrines, historical landmarks, or monuments. And of course, meron tayong UNESCO heritage sites kung saan ay ito naman itinanghal naman o kinakilala naman ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Meron tayong ilang mga UNESCO World Heritage sites dito sa Pilipinas, but that's another story. So, iyon ay sa pagpapakilala naman ng National Cultural Heritage Act. Ngayon naman, ang mismong National Historical Commission of the Philippines ay merong sariling guidelines naman para sa identification, classification, and recognition of historic sites and structures in the Philippines, which was promulgated in 2011. Meron dalawang level. Meron tayong level 1 na paraan ng pagkilala sa isang historic site o sa isang historic structure. Meron tayong level 2. Pag sinabi nating level 1 na declaration, mamaya papaliwanag ko kung ano yung mga yon. Pag level 1, dinideclare na historic yung site na yon o yung structure na yon at nilalagyan ng marker. So ibig sabihin, may certain pagkilala, either ito man ay shrine, landmark, or monument. At ito yung nilalagyan ng marker sa pangunguna ng NHCP. While the level 2, installation ng isang marker, at itong mga iniinstallan ng marker na ito ay either isang structure na hindi declared as heritage zone, NCT, isang national monument o isang historical landmark. Pero kahit na hindi siya declared na historic zone, historical landmark or monument, maaring itong mga ito ay either may importanteng nagawa sa community na yon o dahil kinikilala yung antiquity ng lugar na yon. So kadalasan dito nagpo-fall sa level 2 yung mga heritage houses. So kadalasan makikita natin ang ilan sa mga heritage houses na ito sa bahagi ng San Nicolas, tsaka Binondo sa Maynila, sa may bahagi ng Santa Ana, lalo na sa bahagi ng Vigan, sa bahagi ng Taal, sa lalawigan ng Batangas. Marami ditong mga heritage houses. And some of these houses were declared as such by the National Historical Commission of the Philippines. So sila yung kadalasang nagpo-fall sa level 2. So sino naman o ano naman yung mga nagpo-fall under level 1? Ito pinaliwanag na natin kanina. Either itong lugar na ito ay declared as National Cultural Treasure, National Historical Shrine, National Historical Monument or Memorial,
and National Historical Landmark. Gusto ko lang bigyan ng emphasis itong si National Historical Landmark dahil mas binigyan ito ng mas iba yung detalye ng NHCP. When we say National Historical Landmark, it refers to any, number one, a site or structure closely related or associated with a significant historical event or achievement, characteristic, turning point, or stage in Philippine history. Katulad nga ng Simbahan ng Baraswain. Alam natin na dito nagtagpo ang mga miyembro ng Malolos Congress at dito binuo ang Malolos Constitution. So importante yung gusaling yon, yung pagkagusali ng Simbahan ng Baraswain, kaya siya dineclare na National Historical Landmark. Or, letter B, kinoconsider na National Historical Landmark kapag yung lugar o yung structure na yon ay nilikha ng isang national hero. One great example of this ay yung mapa na ginawa ni Jose Rizal sa Dapitan. Yung malaking-malaking relief map ng Pilipinas doon sa lupa sa bahagi ng Dapitan. Yun ay tinanghal bilang isang National Historical Landmark. Now, aside doon sa piniliwanag natin kanina na National Cultural Treasure, National Historical Shrines, Historical Monuments and Memorials, and National Historical Landmarks, inikilala din natin ang ilan sa mga heritage zones or historic centers. When we say heritage zone or historic center, it refers to any historic space, unit or district, or cluster of structures and their environs with distinct historical importance in its entirety. One great example of this ay yung historic city of Bigan. Diba dineclare siya as UNESCO cultural and UNESCO World Heritage Site? At kinikilala din natin dito locally sa ating bansa ang lungsod ng Bigan bilang isang heritage zone kung saan marami, lalo na sa bahagi ng Cali Crisologo sa Bigan, marami pa doon ang mga preserve o mga preserbadong bahay na bato na natayo pa nung panahon pa ng pamahalang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas. So kinikilala din ito na heritage zones at kadalasan sa mga ito, itong historic centers and cities, shrines, monuments, and landmarks will fall under the level 1. So sino yung nagkakategorize sa kanila? Of course, the National Historical Commission of the Philippines. So ito nga yung sinabi nga natin kanina. So ngayon, somehow familiar na tayo sa estado nitong mga iba't ibang mga historic sites na ito. Maging ito man ay Simbahan ng Baraswain o yung monumento ni Jose Rizal o itong pinaglabanan shrine, maging ang Paco Park. At yung ilan sa mga little known but very significant historic sites ay magandang makilala natin at maintindihan natin yung kanyang purpose. Bakit na lamang ba ganoon kagwardyado tayo? At bakit na lamang ganoon na lamang yung pagmamahal natin sa mga historic sites na ito? Tandaan natin, ang isang heritage house o yung isang historic site, lagi namin itong ina-emphasize. Itong mga historic sites na ito ay naging bahagi na ng kwento ng isang bayan o ng isang tao, ng isang lipunan. Halimbawa, itong lumang bahay na ito sa bahagi ng Pasig. For very long time, alam nila kung sino yung nakatira dito at kung sino-sino at ano yung naging role nitong bahay na ito, halimbawa, sa pagbuo ng kilusang katipunan sa bahaging ito ng Pasig. O kaya itong lumang simbahan na ito sa bahagi ng Bulacan-Bulacan. Anong naging role nitong simbahan na ito para kay Gregorio del Pilar? Tandaan natin, ang isang gusali, ang isang istruktura ay walang halaga kung tutuusin kung hindi natin alam yung kwento o yung kasaysayan sa likod nito. Nagkakaroon ng halaga ang isang bagay kapag na-appreciate natin yung history o yung kasaysayan sa likod nitong mga gusaling ito. At dahil itong mga gusaling ito ay matagal na naroroon sa lugar na iyon, nagiging bahagi na siya ng kwento ng isang lugar.
kaya siya nagkakaroon ng halaga ngayon sa atin. And katulad nga ng sinabi ko, itong mga gusaling ito, itong mga historical sites na ito, itong mga monumento na ito, ang siya nagsisilbing mahigpit na tagapagpaalala sa ating nakaraan. One great example of this ay ito. Sabi ko kanina, nung one time na pinuntahan ko ito sa bahaging ito ng Recto sa May Maynila, nakita ko kasi may marker, may maliit na marker dito eh. And then kung sisipatin ninyo, dyan sa lugar na yan, maaaring yung lumang gusali na unang naitayo dyan bago yung gusaling iyan ng bookstore na ito. Dyan itinayo ang unang isa sa mga unang asosasyon na pansibiko para sa mga kababaihan sa Pilipinas noon. Ang Asosasyon Feminista Filipina na itinatag ng asawa ni Felipe Calderon. Si Concepcion Felix na kilalang isang feminista nung panahong yon. So nung una ko itong napuntahan, bumubuo ngayon sa isipan ko, ano kaya itsura nung gusali o yung bahay man kung ano man nakatirik dito? And then nagtotoy ngayon sa isip mo ngayon, ano kaya marahil itsura ng lugar na ito? At para kauling dinadala sa nakalipas kung ano yung maaaring naging pamumuhay ng mga taong yon. Kalawa, of course, familiar tayo dito. Kung tayo madalas ay nagagawi sa bahagi ng Divisoria, imposibleng hindi natin ito nadadaanan, ang Katipunan Foundation site. Of course, hindi na existing yung mismong gusali. Pero nagtayo dito ng isang memorial at nilagyan ng marker upang ipaalaala sa ating lahat na may isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan natin na nangyari dyan sa lugar na yan. Yan ang purpose ng paglalagay ng itong mga markers na ito, yung pagtatayo ng mga gusali, ng mga monumento at ilang mga mahalagang gusto o pagpepreserba ng mga mismong gusali upang ipakilala sa kasalukuyang henerasyon na ganito yung itsura dati nung gusaling yon. At para ipakilala sa kasalukuyang henerasyon yung kahalagahan ng pangyayaring pangkasaysayan na iyon na nangyari doon sa lugar na iyon. Isa pa sa kahalagahan, bakit natin masyadong pinahalagahan at pinangangalagaan itong mga gusali na ito, itong mga bantayog na ito, upang ipakilala sa atin ang mga bayani at ilan sa mga tagahubog ng ating bansa, maging ito man ay pambansa o panglokal. Isang example dito ay itong dalawang monumento na ito ni Jose Rizal. Of course, familiar tayo dito sa Rizal Park na ito. This is the National Monument. The second picture, the lower picture dito, ito naman yung monumento naman ni Dr. Jose Rizal dito sa amin sa Valenzuela. May sarili kaming plaza dito sa may bahagi ng pulo kung saan may monumento doon si Jose Rizal. At dito isinasagawa yung ilan sa mga programa, lalo na ng Knights of Rizal o kapag pinagdiriwang namin dito locally, ang Rizal Day. So, inilalapit nitong mga monumento na ito sa tao yung ginawang kabayanihan at naging kontribusyon nitong mga taong ito. So, aside sa mga national heroes of national importance, malaki din ang role ng mga monumento o mga bantayog na ito upang ipakilala ang ilan sa ating mga local heroes. Dalawang example yung pwede kong ipakilala dito. Of course, dito din sa amin sa Valenzuela. So ito yung ilan sa mga local heroes namin na may sariling bantayog. One is itong nasa left side ay si General Tiburcio de Leon. Isang local hero namin, isang katipunero, na nanguna sa isang labanan sa pagitan ng mga katipunero at ng mga gwardiya sibil sa bahaging ito ng southern part ng Valenzuela. And itong nasa right side naman ay si Delfin Vinilia, naging kasamahan ni Gregorio del Pilar at isa din sa mga tagapulo na lumaban din noon sa mga Espanyol. So, kung hindi
kung hindi man masyadong nalilimbag sa mga aklat o nababanggit man ito sa mga kabataan ngayon, itong mga monumento na to ang siyang nagpapaalala sa mga kabataan, lalo na sa mga taga-Pulo at sa kabuuan ng mga taga-Valenzuela, kung ano ang ginampanan nitong mga taong ito sa kasaysayang lokal ng aming mismong bayan. And I suppose marami sa mga lungsod at bayan dito sa Metro Manila and sa labas ng ating ng NCR ang may mga ganitong structures na nagsisilbing tagapagpaalaala sa atin na mga ginawa nitong kanilang mga sarili nilang mga local heroes. So malaki ang role nitong mga bayani, nitong mga monumento na ito upang ipakilala ang ating mga bayani. So according kay Villalon, why survive? Or bakit natin kailangan pangalagaan ito, itong mga historic sites na ito? Getting our heritage to survive the ages keeps alive the collection of cultural markers that set Filipinos apart as a unique people. They show our future generations what our shared Filipino identity is, establishing a sense of national pride so necessary to keep us centered during the current globalization process. Bagamat sinisikap natin at ang ating bansa na maging bahagi dito sa pandaigdigang competition na ito, which we call as globalization, importante na hindi tayo pa rin nakakalimot sa ating nakaraan. At itong mga historic sites na ito, itong mga monumento na to, ang siyang tagapagpaalaala sa ating naging mayamang nakaraan. And kadalasan, hindi lamang itong mga monumento na ito at itong mga historic sites na ito ang tagapagpaalaala sa ating nakaraan. Sila mismo ang kasaysayan. For example, kadalasan sa may bahagi ng Pandakan sa Maynila ay naging gawi, mayroon doon kasing isang bantayog ng isa sa mga paring gumbursa. And since 1960s ay parang naging kaugalian na ng mga taga doon na mag-alay ng bulaklak doon sa monumento na iyon. And naging bahagi na ito mismo ng kanilang gawain. Yun ay kung napangangalagaan itong klase ng tradisyon na ito o gawain na ito upang parangalan ang isang bayani natin o yung isang pangyayari sa kasaysayan na iyon. Kaso marami at ilan sa ating mga mahalagang monumento at historic sites ang kadalasang napapabayaan na. Tulad nito, sino nakakaalam na ito ay ang lugar kung saan itinatag ang La Liga Filipina. Yung kaninang pinakita kong larawan. Itong maliit na plaza na ito at monumento na ito sa bahagi ng Tondo sa Maynila, dito sa lugar na ito, tinatag ang La Liga Filipina ni Dr. Jose Rizal. Wala na halos mga kabataan o iilan lamang sa mga kabataan sa bahaging ito ng Tondo ang nakakaalam sa kahalagahan nitong lugar na ito. Katulad din ito, wala na halos miski yung mga tindera dito sa bahaging ito ng Recto sa Maynila ang nakakaalam sa halaga nung lugar na iyan sa bahaging ito ng Maynila. Wala na halos. And marami sa mga ilan sa mga historical markers natin ang halos napapabayaan na at nasisira na because of neglect. Ito yung isa sa mga nakalulungkot na bahagi ng ating kasaysayan because aminin natin sa hindi, very short-lived ang sense of history ng marami sa ating mga Pilipino. Lalo ngayon sa kasalukuyang panahon na sinusubok tayo, sinusubok ang kasalukuyang henerasyon kung ano yung tamang pagtingin nila sa kasaysayan at paano nila titignan ang isang bahagi ng kasaysayan kung ito man ay tama o hindi. Sa kasalukuyan kasi, tanggapin natin ang katotohanan na marami sa atin ngayon, ang lalo na sa kasalukuyang henerasyon, the Gen Z, ang halos hindi na nanonood ng TV. Lahat sila ngayon ay nakatutok na sa social media. Isang bulto ng populasyon ng ating bansa ang halos tutok na sa Netflix, sa YouTube, sa TikTok. And
katulad ng madalas kong binabanggit kapag ako'y naimbitahang speaker, ang mga kabataan ngayon, kung ano lang yung nakita nila na mag-came across doon sa kanilang social media, maging ito man ay Facebook or Twitter or TikTok, ito na yung paniniwalaan nila. Ito nga yung, itong kasalukuyang sitwasyon ngayon na nangyayari sa social media, ang gustong bigyan ng emphasis ni Sir Ampeto Campo, kung saan sabi nga doon sa kanyang naging talk, maganda sa kasalukuyan na i-reclaim natin uli yung space para pangalagaan at ipagtanggol natin ang kasaysayan gamit especially ang social media. At ito din ang hamon sa atin pare-pareho. Bukod sa pagtatanggol sa ating kasaysayan, ay ipakilala natin sa pamagitan ng social media itong mga iba't ibang historical sites na ito na marami sa ating bansa. Mahalaga na makita natin ang importansya ng mga historic sites na ito. For one, they connect us to the past. Through visiting these places where history occurred, we find our roots. Nakikilala natin ang pinagmulan natin at nababalikan natin ang ating pinagmulan sa pamagitan nitong mga historic sites and monuments na ito. Number two, they tantalize us. Historical places give us the chance to time travel and pull back to the curtain on different age. Gawain ko to actually, lalo na kapag may ugali kasi ako magbasa ng mga historical markers and or usually puntahan yung mga lugar na iyon. Nagtotoy sa aking isip, ano kaya yung itsura ng lugar na ito? Ano kaya itsura ng bahay na ito dati? Sino kayong mga nakatira dito? Binabalik tayo ng ating imahinasyon sa ating nakaraan. At ito yung nakatutulong sa atin upang magkaroon tayo ng keen interest and curiosity para aralin natin yung ating nakaraan. And of course, these sites, these historical sites or monuments also show us what we have lost. The people who built these structures had knowledge that some believe have been lost to us. So, makikita natin sa pamagitan ng mga struktura na ito kung ano yung sinakripisyo halimbawa ng ating mga bayan na siguro sa kasalukuyan ay hindi na mahihirapan ng i-duplicate o i-replicate sa kasalukuyang panahon. Yung klase ng nasyonalismo na pinamalas ng ating mga bayani na siguro ay mahihirapan na tayo na gayahin. O kaya itong mga historic sites na ito na natuluyan na nabura sa atin, only the remains yung natira. At ito yung kumbaga hamon sa atin, lalo na sa mga kapwa kuguro ng Araling Panlipunan, na mapalikan uli ang ating kasaysayan at tignan yung kahalagahan itong mga historic sites na ito bilang tagapagpaala-ala ng ating nakaraan. Visiting historical sites can lead to a deeper engagement with historical events and give us an opportunity to develop a fuller appreciation for those who lived before us. Kaya, ito yung hamon sa atin. Lalo na sa mga guro at mga mag-aaral na kasaysayan. Maging sa tuwing ginagawa nagsasagawa ko ng pagtalakay dito ukol sa cultural heritage, ilagi kong sinasama at pinapaalala sa lahat at parang imbitasyon na rin na magsilbing isang heritage advocate ang bawat isa sa atin. Huwag lamang natin iasa sa mga cultural agencies ng ating pamahalaan o sa National Historical Commission of the Philippines. Tayo mismo mga Pilipino, guro man o mag-aaral, ay may role para tayo makatulong upang ipalaganap ang kahalagahan nitong mga heritage structures na ito. Of course, sa lugar ninyo, maaaring meron diyang isang monumento na napapabayaan. Bakit hindi ikaw, guro o mag-aaral, yung manguna sa mga gawain ito? Maaari kang sumulat sa local government ninyo through either the cultural affairs office ng inyong local government para ipaalala na may marker dito, may heritage structure dito na siguro maganda niyo i-consider. O kaya maaari kayong sumali doon sa ilan sa mga local heritage organizations na meron kayo doon sa lugar na iyon
marami sa mga lungsod sa marang iba't ibang lungsod at bayan ang merong mga kani-kanya mga heritage organization. Santa Ana meron. Santa Ana Cultural Heritage Preservation Group meron sila. Sa amin dito sa Valenzuela, we have this Museo Valenzuela Foundation. Maganda na sumali tayo dito upang makita natin at magkaroon tayo ng deeper sense of appreciation sa mga historic sites nito. And inaanyayahan din kayo na mag-heritage visit sa mga historic sites na ito, sa mga memorials at sa mga lugar na ito. Maring may katabi na pala kayo na may sa lugar ninyo, may katabi pala kayong isang plaza na may mahalagang nangyari doon o may isang heritage house doon na hindi masyado napupuntahan, puntahan natin para makita natin kung ano yung itsura nung bahay na yon o nung gusaling yon. Ito, number 3. Inform relevant authorities about heritage issues in your community. Alam nyo kasi, ang NHCP at saka ang NCCA, kukunti lang kasi ang mga tao na naririyan. So wala silang ganong kalaking manpower upang alamin lahat ang mga nangyayari sa ating bansa, lalo na kapag may tinitibag ng gusali, may nire-relocate ng bahay, o may sinisira na palang lumang simbahan na hindi sumusunod sa architectural design nung sinaunang panahon. Magandang tayo mismo na nakakakita na dito sa mga hindi magagandang gawain na ito. Tayo na mismo ang mag-report sa NHCP na may nangyayari dito para sila yung magsagawa ng relevant action para mapigilan ito. Or magsagawa tayo ng sariling heritage-related initiatives. Kung mismo doon sa lugar natin walang heritage organizations, why not build one? Diba? Kung doon sa halimbawa sa bahaging ito sa Tondo, Maynila, hindi ko alam kung meron dyan na heritage organization, pero napakaraming mga historical events and places na pwede makita dyan sa Tondo. Bakit hindi magbuo? Or get to know more about the works of national artists or pangagamaba or gawad sa manlilikha sa bayan. And tayo, especially bilang mga estudyante, siguro may mga maraming mga estudyante ngayon na nanonood ngayon sa Facebook Live. Bakit hindi nyo gamitin ang social media upang ipakilala yung mga heritage sites doon sa lugar ninyo? Be proud and share photos or post videos and information about your local heritage. By that means, by the powers of the social media, ay makatutulong na kayo sa awareness ng inyong lugar o ng mga kakilala ninyo tungkol sa kahalagahan ng mga historic sites na ito. Diba? So lahat tayo ay tinatawagan bilang maging isang heritage advocate. Ito yung tamang pagkakataon natin na maging katuwang tayo sa pangangalaga itong mga pamana na binigay sa atin ng ating mga ninuno, particularly the preservation of the heritage sites and monuments. Sabi nga doon sa guidelines na inilabas ng NHCP, it is the responsibility of the state to deepen understanding of, promote, and popularize our country's history, both national and local, and safeguard our historical treasures in order to strengthen our people's nationalism, love of country, respect for our heroes, and pride in our people's achievements. Toward this end, the National Historical Commission of the Philippines, or the NHCP, shall recognize, support, protect, and conserve sites and structures of demonstrated historical significance. Pero kung may maiaad ako, hindi lamang ang siguro ang NHCP or ang local government yung manguna sa heritage preservation natin and itatawid natin sa preservation ng mga historical sites and monuments, kundi tayo din mismo mga mamamayang Pilipino. One example, hindi lang ako magbabanggit ng particular local government. Si local government very masigasig. Masigasig sa preservation at ng kanilang mga historic sites. Very well funded at marami silang plano. Pero paano kung yung mismong halimbawa, yung simbahan, ayaw mismo doon sa initiative na yun? Na ginagawa ng national ng local government
and very lukewarm sila sa appreciation na pinapakita na ito ng local government sa kanila. So, it will make nonsense pa rin. So, tayo mismo mga mamamayan, lalo tayo mga nagmamahal sa kasaysayan at kultura, ay maging bahagi din sa pangangalaga nitong ating mismong heritage, nitong ating pamana. Katulad dito sa amin sa Valenzuela, very active ang aming cultural affairs dito. Hello, Sir Jonathan Balsamo. Ito nakikita nyo ngayon ay ang kasalukuyang pag-aayos ng lumang bahay ni Dr. Pio Valenzuela, ang aming bayani dito sa lugar namin. So, very active ang local government dito. And ito yung panawagan din sa maraming mga local government natin at ilang mga local government agencies na nangangalaga sa mga mahalagang lugar na ito sa kanilang bayan o lungsod na pangunahan ang ilan sa mga mahalagang proyekto para isalba yung ilan sa mga mahalagang heritage structures o mga historic sites doon sa lugar nila for further, para maiwasan yung further deterioration ng lugar na iyon. Kaya bilang pagtatapos, gusto kong mabanggit at ipakilala at sabihin sa inyo yung isa sa quote ni Sir Humberto Campo na kalalabas lang sa kanyang nilabas na column. Monuments, memorials, and street names are meant to withstand time and provide point of engagement for our understanding of the past. Ang mga heritage structures na ito, itong mga shrines, itong mga historical landmarks at monumento, ang tunay na nagpapaalaala sa ating lahat. At tayo bilang mga mamamayang Pilipino ay dapat may malinaw na pagkakaintindi sa ating mismong kasaysayan. Kailangan magkaroon muna tayo ng deeper understanding and appreciation sa ating kasaysayan para mabigyan natin ng pagpapahalaga itong mga historic sites na ito. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, hindi natin maiintindihan ang halaga ng isang gusali o ng isang gamit kung hindi natin alam yung mismong kwentong ito. Kaya tayo nandito ngayon na nakikinig ay iiwanan kayo ng isang amon para tumulong sa pangangalaga nitong iba't ibang mga historical landmarks na ito na makikita natin sa ating lugar at sa ating bansa. So muli po, ako po yung nagpapasalamat sa National Parks Development Committee at sa Division of City Schools Manila at kay Ma'am Amalia Solis sa pagkakataon na ibinigay sa atin upang makapagbahagi ng ilang mga mahalagang bagay tungkol sa kahalagahan ng mga buong pangkasaysayan na ito at sa ating kasaysayan. Muli po, marami pong salamat at magandang hapon po. All right. Truly, this topic is such a remarkable one. Thank you so much for that one. And maraming salamat po, Sir Danilo, sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa kabuluhan ng shrines, landmarks, at monuments sa kasalukuyang panahon. Sa pamamagitan po ng inyong lecture, nagkaroon tayo ng appreciation sa mga simbolo ng ating kasaysayan upang magkaroon ng higit na pagpapahalaga tungo sa mga ito. And at this point, excited ako dito kasi po ang dami nating participants right now. Sa puntong ito ay papakinggan naman po natin ang mga komento o katanungan ng ating participants mula sa Zoom at Facebook Live. Para sa ating participants, maaari po rin kayong magpadala ng inyong mga tanong sa Zoom Q&A section at Facebook comment section. Now, upang simulan po natin, sir, ano po? Ang dami po nating tanong, to be honest. Ang dami po nag-comment, ang dami yes, nag-chat. Opo. Upang simulan po natin ang ating open forum, ito po ang ating unang tanong. Ito, sir. Actually, sir, sobrang dami, pero i-compile ko na lang sila para at least masagot natin karamihan of this one. Ano po ang pagkakaiba at pagkakatulad, sir, sa mas pinaikling salita ng shrine, landmark, at monument po? Okay. Actually, nung diniscuss namin ito ni Sir Yuhi at Bayani at ni Sir Michelangelo Tabuyan, pag monument, mga bantayog na nagpapakilala sa isang tao o sa isang pangyayari sa kasaysayan na dapat na nagpapaalala sa atin. When we say historical landmark naman, ito naman yung isang lugar o isang gusali or structure na kung saan may nangyari dito isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan natin or likha ng isang national hero katulad naging definition ng NHCP.
Ang shrine, basically, sabi nga dito ni Sir UP, medyo may confusion even din sa kanila sa NHCP kung ano yung pinagkaiba ng shrine at saka ng historical landmark, kasi minsan napagpapalit-palit ito. Pero kung susundin natin ang historical shrine or shrine mismo, it has something to do with a certain site or a certain place na ginagalang, nirerespeto dahil doon sa isang pangyayaring kakibat ng lugar na iyon. Halimbawa, doon nga sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit sa Cavite. So, bukod sa lugar na iyon ay mismong pinagganapan ng raising ng Philippine flag at saka ng Declaration of Independence, ay ini-enshrine doon sa lugar na iyon doon yung virtue at yung value ng independence. So, dahil nga dito, ang National Historical Commission of the Philippines ay nagbuo na lang nung guidelines yung level 1 tsaka na level 2 para ma-distinguish kung ito bang lugar na ito ay historical in nature or what. Yun. Got it, sir. Thank you so much. Actually, sir, may karugtong na tanong. Mm-hmm. Kasi po medyo naku-curious po yung mga watchers natin, viewers natin ngayon about that question. Ito naman, sir, is there a chance? Meron daw po bang chance na ang isang site or structure ay maaaring maging parehong tawaging landmark, monument, or shrine, kagaya ng Rizal Park? Yes, actually, may mga pagkakataon. Halimbawa, ang Quezon Memorial. Ang Quezon Memorial Theater ay sa may bahagi ng Quezon City, or ang isang lugar, halimbawa ang Emilio Aguinaldo Shrine ay considered na shrine and pwede din considered na historical landmark. Actually ang ginagawa na lang ng NHCP is dinideclare na lang ito either level 1 historical site or level 2 historical site. Pero may mga pagkakataon na ganun ang sitwasyon. Got it, sir. Thank you so much for that. Yun nakakatawa sa government natin eh, kasi open tayo, open ang Philippines sa mga ganyang bagay, 'di ba? Yung mga kaya may mga specifications na lang na ginagawa talaga. Actually hindi siya nga ganun kadali na i-declare kung yung isang lugar o yung isang ang isang cultural property ay pwedeng tawagin important cultural property or NHCP. Ano pa yan? Magpapasa pa sila ng petition. Yung halimbawa, kung yung isang lugar, they wanted this structure or this particular painting ay i-declare bilang isang cultural property, gagawa pa sila ng petition. Isasubmit sa relevant agency. Magpapatawag pa yun ng hearing. Tapos, doon sa hearing na yun, attend yung mga iba't ibang stakeholders, tatanungin sila bakit importante, bakit very historically important itong structure na ito, itong gamit na ito. So, matagal na evaluation ang gagawin ng NHCP para tingnan kung ito ba ay historically relevant para matawag siyang important cultural property and or national cultural treasure. Katulad ng isang nung makakilala natin sa bahagi ng Cavite City. They wanted this their image of Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga na matanghal bilang isang national cultural treasure. So sila mismo nagpetisyon, nagsagawa sila ng research para ipakita kung gaano nakatanda ang yung particular Catholic image na yon, and nagpatawag sila ng stakeholders meeting doon sa mismong simbahan, very well attended by the different stakeholders ng lugar na yon, from church authorities, local authorities, devotees. Tinanong sila anong historical relevance ng Catholic image na yon. So to make the story short, it was considered as NCT or National Cultural Treasure. Got it, sir. Yeah. Actually, so meron ako experience sa ganyan eh, kasi ito I believe yung one of the most recent lang na na-award na as important cultural property yung San Bartolome Parish sa Malabon. Ng Malabon, yes. Opo. Ngayon lang yun na ano, kasi I believe ilang taon na rin namin ata in-apply yun sa mga diba? Pero, oo, isa sa mga pinakamatatandang siya ang pinakamatandang simbahan ng, yes, Malabon.
So yes, sir, worth naman naman at makonsider siya na ay ano na important cultural property. Yes. And as we speak right now, ano po ngayon? Piesta ng San Bartolome. Ng San Bartolome, yes. Happy Piesta sa may bahagi dyan ng Malabon. Yes po. Another year na naman ang nadagdag. Diba? Sir, ito actually, ito katatapos lang ng event namin regarding with this one. Merong question from an anonymous attendee po. Do you agree that World War II monuments or memorials in the Philippines are still relevant in the present time? Is it something that the government or the Filipino community should focus more on? On your own perspective, sir. Marami sa mga ruins ang kasalukuyan pa rin ngayong ano. Kasi importante kasi yung space mismo. Yung space kung saan itinayo yung structure na iyon. Though, unfortunately, lalo na sa bahagi ng Intramuros, sa Maynila, marami na doon sa mga ruins ng mga simbahan na dating naka-situate sa lugar na iyon, ang halos natayuan na. But yes, itong mga casualties na ito ng World War II ay magandang alalahanin pa rin at bigyan pa rin ng importansya. Katulad nitong ano, sa may bahagi ng Cavite City, their old church doon sa Cavite City ay ruins na lang. Actually, ano, stone footings na lang yung nandoroon. Pero hindi siya sinisira pa ng mga tao doon kasi nandun pa yung pagpapahalaga nila doon sa lugar na yun. And even may marker pa nga doon to mark the spot itself. Kaya ano, mahalaga na nabigyan pa rin ng importansya itong mga nasirang mga lugar na ito at saka yung mismong spaces kung saan natayo itong mga structures na ito na nasira nung gera. Yes, sir. Akala ko, sir, may pahabol. Naghihintay ako, sorry. Ayan. Okay, Sir Daniel, actually, we're down to our last two questions kasi pinagsasama-sama ko lang din naman sila, sir. Pero meron dito, sir, nag-cut ng attention ko in one of our attendee from Mr. Christopher Villaraza. Maaari po bang ideklara na heritage or mabigyan ng recognition ng isang lumang bahay na mahigit 75 years na po kapanahunan pa ng mga bayani natin? Pero ito ay nagpapakita ng disenyo noong unang panahon, subalit hindi po ito pagmamay-ari ng kilalang tao or angka ng isang bayani. Kung susundin natin ang ano, ang guidelines sa NH City, ang isang cultural property is presumed cultural property kapag ang structure is 50 years old and above. And at least 70% authentic pa yung structure niya. Now, doon sa tanong ngayon kung ito ay pwedeng consider, marami sa mga heritage houses na level 2 declared ay hindi naman galing sa prominenteng pamilya o galing sa linya ng mga bayani. Basta kapag na-declare na itong lugar, itong particular bahay na ito ay proven 50 years old and above. Tapos taglay pa niya yung mga katangian ng mga bahay na umiral, yung disenyo ng bahay na umiral noong panahong yun, ay considered siya as one cultural property. So tandaan natin, lahat ng mga heritage structures na 50 years old ay presumed cultural property unless delisted. Kung yung mismong may-ari ng bahay ang magkukusa na ipa-delist yon kasi siguro balak ibenta, we don't know, kasi kapag na-declare kasi na yung isang bahay na yon ay isang cultural property or especially declared talaga as important cultural property, it will be very difficult na para sa may-ari ng bahay na ibenta ito unless kasi magkakaroon ng intervention ngayon dito ang mismong pamahalaan. So, may mga ganong kaso. Maraming mga heritage houses sa Santa Ana, sa bahagi ng Negros, sa may bahagi ng Taal, ay mga heritage houses pero hindi naman galing sa ano, sa mga prominenteng pamilya. Sa mga linya, rather, sa linya ng mga bayani. Kasi usually naman itong mga mayayamang pamilya naman ay nakakapagpatayo ng mga ganong klaseng bahay. But not necessary. Basta importante na taglay yung disenyo ng bahay na yun umiral nung panahon yun.
Got it, sir. Thank you so much po. Sir, actually, we're down to our last question. Ito, nag-cut na naman ang attention ko, sir. Actually, sobrang dami nagtatanong both in Facebook and in Zoom. And thank you so much to all of our viewers right now. Napaka-active ng participation ng lahat. Ibig sabihin, sobrang ganda talaga ng naging topic mo, Sir Danil. It's an honor to be your host for today. So ito, from one of our anonymous attendee once again, congratulations, sir, for a very informative and extensive discussion. I'm just curious. Let's say an NCT is partially or totally damaged because of natural causes or because of human action. Does it cease to be an NCT? No. How about if it will be rebuilt? Does it maintain its status as an NCT? No. Actually, ang isa sa mga privileges ng kapag ang isang lugar, ang isang structure, halimbawa, yung gusali o simbahan ay declared important cultural property or NCT, pwede siyang humingi ng subsidy sa gobyerno para ipa-repair. Pwede yon. But it doesn't diminish yung quality niya bilang isang NCT. Porket natibag yung ano, natibag yung gusali. Halimbawa, yung mga gusaling, mga simbahan sa bahagi ng Bohol na nasira ng Lindol noong 2013, most of them are NCTs. So tumulong ang gobyerno sa pagpapatayo ng mismong gusaling yan para may patayo uli following yung original details nung gusali. So actually nga ang hirap ng ano eh. Mahirap nga ang ginagawa sa mas mahirap ang restoration kaysa mismong pagpapatayo ng bagong simbahan eh, kasi kailangan mong isaalang-alang sa restoration yung originality ng structure tsaka yung composition ng mismong halimbawa ng gusali. So yun ang isa sa mga privileges ng isang NCT o ng isang national cultural treasure. Yun, sir. Maraming salamat po. Sir, maraming salamat po, Sir Danilo, sa pagsagot ng mga tanong ng ating live viewers. I apologize kung hindi ko po kayang i-cater lahat. Kasi I believe na-discuss din naman ni Sir Danilo most of it. And at this point, marami po kaming natutunan sa ating question and answer session upang formal pong isara ang ating question and answer. Maaari po ba namin kayong marinig ang inyong concluding statement para sa ating mga participants, sir? Okay. Actually, ako po yung nagpapasalamat sa National Parks Development Committee sa pagkakataong ito na binigay nila sa atin. Ito siguro yung ilan sa mga munting ambag natin, lalo na sa ngayong panahon na hinahamon ang tayong lahat sa pagtingin natin, pagpapahalaga natin sa ating kasaysayan. At ang isa sa mga pinaka-tangible o pinaka-mahalagang patunay na nag-e-exist at umiira ng ating kasaysayan ay itong mga iba't ibang mga heritage structures na ito. Itong mga historic sites na ito na siyang nagpapaalala sa ating mayamang nakaraan. So, mahalaga na una, pahalagahan natin ang ating kasaysayan kasi tandaan natin, hindi natin pinag-aaralan ng kasaysayan upang alamin yung petsa, kailan ito nangyari, sino yung gumawa nito, kundi pinag-aaralan natin ating kasaysayan para kung ano man yung pagkakamali ng mga taong nauna sa atin sa nakaraan ay huwag na nating ulitin ngayon. So again po, nagpapasalamat po ako. And I would like to take this opportunity na rin po, Sir Bright, to thank Ma'am Ebuena Alvarez, ang aking immediate head, at ang buong kasama ko sa AP Department, sa Philip Medical Dental Integrated School, sa aming principal kay Sir Ed Villarreal, at sa lahat ng mga kasama nating guro sa Calderon High School, sa lahat ng department heads ng Araling Panlipunan sa Division ng Maynila, sa pamumuno po ni Ma'am Amalia Solis. Again, thank you po for the opportunity. Alright, maraming salamat po, sir. And of course, mula sa bumubuo ng NPDC, taos puso po kami nagpapasalamat sa pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa mahalagang paksang ating pinag-uusapan. At sa puntong ito, sir, gagawad po natin ng Certificate of Appreciation sa ating guest speaker. This Certificate of Appreciation is hereby presented to Danilo A. Lumabas for imparting valuable insights as the resource speaker in the webinar, Shrines, Landmarks, and Monuments as Present-Day Links to Our Rich History, conducted on the 24th of August, 2022 through the Zoom video conferencing platform. Given this 24th of August, 2022, signed by Cecil Lorenzana Romero, the Executive Director, 3rd of National Parks Development and Committee. Maraming salamat po, Dr. Mabilin.
at sa ating participant sa parehong Zoom at Facebook platform. Sana po ay pareho tayong natuto at nag-enjoy sa ating Park Conversation episode ngayong hapon. Huwag po ninyong kalimutan sagutan ang link ng survey form at ipopost maya-maya sa Zoom chat box at Facebook Live comment section upang makakuha ng digital certificate. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Park Conversations. Once again, ako po si Bright Brioso. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. God bless everyone. Para makakuha ng digital certificate, pakisagutan po ang maikling survey na matatagpuan sa Zoom chat box at Facebook Live comment section. Makatutulong ito upang mapagbuti pa namin sa NPDC ang kalidad ng aming mga programa at proyekto. Pakifollow kami sa aming social media accounts upang maging updated sa iba pang makabuluhang programa at proyekto. Para sa Facebook, pakilike ang aming Facebook page sa facebook.com/npdc.ph. Para sa Instagram, pakifollow ang npdc.ph. Para sa Twitter, npdc_ph. At para sa YouTube, mag-subscribe sa National Parks Development Committee. Hinihikayat po namin ang lahat na i-share ito sa kanilang mga kaibigan sa social media.